Sa kabila ng mga mapanlinlang na binabatong issue at paninirang puri, ay naniniwala si Pastor Apollo Sikibuloy na hindi masisira ang tiwala ng mga Pilipino kay Vice President Sara Duterte. Maganda pa naman. Malartistang mukha. Ay naninira sa kanya. Bato-bato sa langit ang tamaan magmagalit. Bagyang nagpapatawa pero malalim ang hugot ni Pastor Apollo Sikibuloy na to the rescue ngayon kay Vice President Sara Duterte laban sa mga paninira. Sa kanyang live Thanksgiving and worship presentation nitong linggo na dapat ay araw ng sermon para sa kanyang milyong-milyong miyembro, ay pinitik ni Pastor Apollo ang mga naninira sa ikalawang pangulo. Naniniwala ang butihing pastor na may sariling political interest ang ilang grupo at individual na pilit sinisira ang imahe ng opisyal ng gobyerno na may pinakamataas na trust rating. Ay makasi, tumitingin na sa 2028 at alam nilang mahal siya ng tao. So, medyo na insecure na yung ibang may mga ambisyon na pumunta doon. Sa kasalukuyan ay suki sa mga balita, sa mga pahayagan, radyo at TV, ang pilit na pinagmumukhang questionabling confidential funds ng ikalawang pangulo at ng kagawaran ng edukasyon na kanyang pinangungunahan. Pero ang mukha ng mga nagtutulak nito ay sina Senador Risa Ontiveros, ang Teachers Representative Franz Castro, Kabataan Representative Raul Manuel, at Gabriela Representative Arlene Brosas na bahagi ng umano'y progresibong grupo ng Kamara. Kasi alam nila, yung confidential fund na yon gagamitin niya para maprotektahan ang mga kabataan sa DepEd laban sa mga gustong dalhin sila sa kapahamakan. Droga, kamatayan sa bundok, ma-recruit magiging PA. Kung sa tingin ng mga nasabing grupo ay napahiya at nawala ng kredibilidad sa harap ng taong bayan si Vice President Inday Sara sa pagbawi ng kamera sa confidential fund ng OVP at DepEd, ay isa itong pagkakamali. Ipinunto ng butihing pastor na kabaliktaran ang nangyayari sa Vice Presidente, sabay diin na hindi magbabago ang pagmamahal ng mga Pilipino sa ikalawang pangulo dahil sa totoo ang kanyang paglilingkod sa publiko. Kinaltasyon sa kanya, lalong tumindi ang pag-ibig ng tao. At lalong nabilib ang Panginoon Diyos sa kanya. Kasi ang balak niya, layunin hindi para sa kanyang sarili, para sa bayang kanyang minamahal, sa kabataan na kanyang minamahal. Kasi nakita niya kabulukan ng NPA. Sa kaugnay na balita ay kinestyon naman ng spokes ng bayan na si Attorney Harry Roque ang desisyon ng liderato ng Kamara na bumigay sa kagustuhan ng Makabayan Block na sympathizers ng CPP-NPA. Git din ni Roque na dapat hindi na sinama sa minority ang Makabayan Block dahil sa nabibigyan lamang ito ng exposure. Alam mo, nung panahon namin, 17th Congress, na hindi kasama yan sa minority. Bakit? Pag sinama mo yan sa minority, binibigay mo sila ng limelight. At yan nga ang nangyari. Bakit? Sa budget hearing, tradition sa House na ang majority hindi dapat nagtatanong. Kasi budget mo yan eh, ba't mo tatanong eh? So nakapagtatanong lang, minority, o yun. Kita mo, nag-circus ang mga sympathizers ng mga terorista ang CPP-NPA. Paalala ng dating kalihim at spokesperson ni dating Pangulong Duterte kay Speaker Romualdez at House Committee on Appropriations Chairperson Zaldico na dapat pinalalakas nila ang samahan ng unit team, ang koalisyon kung saan sila napabilang sa nagdaang halalan. Huwag po sana natin sirain ganitong kaaga. Alam mo, sige, mag-ambisyon tayong lahat. Nasa atin po talaga yan. At talaga namang lahat ng politiko nais talagang tumaas pa. Pero wag naman pong ganitong kaaga. Bakit? Dahil importante nga po yung ating pagkakaisa para makamit natin yung ating mga pangako. Maging si Senator Amy Marcos ay dismayado rin sa ginagawang pamumulitika kay VP Sara. Ayon kay Senator Amy, masyado pang maaga para siraan ang Vice Presidente. Alam mo, nakakaloka na yung banat kay VP Sara. Ang aga-aga naman nila. Yung mga atat na tumakbo sa 2028, alalahanin limang taon pa.
limang taon pa, huwag kayo nagmamadali. Grabe naman, nabibinay ang pobreng BP natin. Huwag namang ganun. Bagamat kanyang sinabi na hindi siya manghihimasok sa politika, ay sinabi naman ni Pastor Apollo na mayroong Diyos na nakatingin sa ikabubuti ng ating bansa. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SM9 News.